umagang ito, dadako pa rin po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Pag-aaral po ng salita ng Diyos. At nandun pa rin po tayo sa ating pong message series na binuksan po natin last Sunday. Last Sunday, ang ating pong message series na binuksan ay ang topic regarding distractions. Okay? The Lord wants us to stay focused dun sa mga bagay na gusto niya mag-focus po tayo. Why? Because we are living in a world or we are living in a busy society that everything na meron po sa paligid natin becomes a distraction sa atin. Ito pong mga panahon na ito, napakahirap pong mag-focus. Napakahirap pong tayo ay talagang ituon yung sarili po natin sa mga bagay na dapat po natin pagtuunan ng ating pong mga isipan at puso. Naandyan ang social media, naandyan ang trabaho, naandyan ang eskwelahan, naandyan ang assignment, naandyan ang relationship. Ang dami pong po pwedeng pagkabisihan. Naandyan ang mga teleserye, naandyan ang Netflix, naandyan ang Prime Video. Ang dami pang lumalabas ng mga ano, no? Video on demand naman kung alam mo, may mga YouTube pa. Ang dami pong po pwedeng mag-distract sa atin. And the Lord wants us in this message series, the Lord wants us to stay focused in this busy world we are living in. At napag-usapan po natin last Sunday, ano po yung tatlong bagay na gusto ng Panginoon na makapag-focus po tayo? The Lord wants us to stay focused in listening to God. Sumunod, the Lord wants us to focus in looking to God. Pangatlo, the Lord wants us to focus on loving God. Pero ngayon pong sandaling ito, maganda pong maintindihan natin yung una pong bahagi ng message series na ito, that is the purpose of the Lord for each and every children na meron po siya sa ating pong mga mananampalataya. Pero mas malalim po nating maiintindihan ang kahalagahan at ang kailangan po ng topic na ito after we realize the dangers of distractions. Okay? The dangers of distraction. Yaan po yung ating pong pag-uusapan at tatalakayin po ngayong pong umagang ito. So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Luke. Luke chapter 10 from verse 38 to verse 42. Okay, Luke chapter 10. Reading from verse 38 to verse 42. Maaari ko po bang hilingan tumayo ang bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Ito po ang malinaw na sinabi ng Luke chapter 10 verse 38 to 42. Ang sabi dyan, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. Verse 40, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sumadali po tayo manalangin, hingan ang gabay ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Panginoon namin, dakilang Diyos, salamat po sa passage na ibinigay mo sa amin ng aming pong pag-uusapan at aming pong tatalakayin, Panginoon. Panginoon, dahiling po namin, nabuksan niyo po ang aming puso't isipan sa mga aral at sa mga turo, Panginoon, na gusto niyo po naming matutunan. Panginoon, ang dalangin ko po, itago niyo po ako sa iyong likuran at gamitin niyo po ako bilang iyong instrumentong tagapaghayag ng iyong salita. Dakilang Diyos, patnubayin niyo po, Panginoon, kami sa pag-aaral ng salita sa pangalan Jesus. Amen at amen. Sige po, maaari na po tayo magsiyo po. Dangers of distractions o dangers of distraction. Marami pong mga bagay. Okay, sa mundong ito, sabi ko nga po kanina, marami pong bagay na maaari makapag-distract sa atin. Last Sunday, pinag-usapan natin yung iba't ibang uri ng distraction. There will be psychological distractions. Naandyan yung worries, naandyan yung promise ng future, naandyan yung promise ng vacation. Ang dami po pwedeng tumakbo sa isipan natin. Naandyan, may marami po sa atin nag-undergo ng depression, nagkakaroon ng mga anxiety attack, to the point na even our physicality is being affected
by the distractions in our mind. Iba sa atin ngayon sandaling ito, while listening to the Word of God, it became hard for us to listen to the Word of God because we are so distracted. Nang ano? Ang dami po. Maraming tumatakbo sa isip natin. Maraming mga worries na tumatakbo sa isip natin. Naku, akinsin na naman. May mga babayaran na ganito. Bayarin sa credit card, bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig. Ang daming babayaran. The truth of the matter, at the end of the day, di po mauubos ang babayaran. Tama po, pumunta ka sa sasakyan, magbabayad ka ng pamasahe. Kung may kotse ka, magbabayad ka ng panggasolina. But all those things becomes a distraction. It becomes a psychological distraction. Kaya sabi dito, worry is one of the major distraction ng isang mananampalataya. Then, nagkaroon po ng mga physical distractions. Sometimes, yung ating mga karamdaman, it veers us away from our focus sa Panginoon. Pag nagkaroon tayo ng karamdaman, ang hirap pong sumamba. Hindi mo ba? Pagka po meron kayong karamdaman, nararamdaman sa sarili nyo, at minsan nga po, nakakalungkot po, marami mga mananampalataya, kahit hindi naman kainda-inda yung kanilang karamdaman, iniinda eh. Hindi po ba? Sumakit ang ipin. Di ba? Makakapag-church naman, makakasamba naman sa Panginoon. Pero pinipiling hindi makasamba. Bakit? Pag masakit ang ipin, nasakit ng ulo. Tama ba? It becomes a distraction. Ano po yung mga bagay? Iba po, mga kahinaan po natin, physicalities. Ang dami po mga possible na mga maging distraction po diyan. Sumunod, may mga nadagdag pa po. Virtual distractions. Yung mga bagay na intangible, yung mga bagay na hindi naman natin nahahawakan, hindi naman tayo masyadong apektado, pero ang nangyari, we allow ourselves to be affected by it. Social media. Hindi po ba? Marami po. Sino po dito yung fan kayo ng basketball? Taas ang kamay. Yan. Marami mga young people dito, fan ng basketball. Sino po sa inyo dito noong mga unang tatlong laro ng gilas? Diba? Apektadong-apektado kayo. Diba? JB, apektado ka ba doon? Assistant. Nagtuturo ng bata. Very good. Okay? Apektadong-apektado kayo. Natalo yung Pilipinas, yung Gilas Pilipinas. Apektadong-apektado kayo. Tapos, nung biglang nanalo. Diba? Nung nagpaulan ng 3 points. Diba? Sino yung ano? Jordan Clarkson. Grabe, apektado ka rin. Tuwan-tuwa ka din. Diba? Yung nakita mong si Renz Abando sumusukalpal ng mga higanteng mga player, tuwan-tuwa ka din. Tanong ko sa inyo, kilala ba kayo ni Jordan Clarkson? Kilala ba kayo ni Renz Abando? Diba? Kilala ba kayo ng mga player ng Gilas? Ang tanong, bakit marami sa inyo apektado? Hindi mo ba? It becomes virtual na distraction sa atin. Iba sa atin, nadidistract tayo ng mga bagay-bagay sa paligid natin. Iba sa atin, hindi tayo maka-attend ng prayer meeting. Bakit? Kasi may sinusubaybay akong teleserye. Diba? Ano ba yung kasabay ng prayer meeting natin na teleserye? Royal Blood. Hindi nyo kayaan si Pastor BJ. Panto ng Royal Blood. Pinapanood niya after prayer meeting. Kaya po, pag prayer meeting natin, hindi papansin, pag si Pastor BJ ang devotional speaker, ang bilis. Kaya natutuwa ka pag prayer meeting si Pastor BJ and devotional speaker. Ang bilis, 5 minuto pa lang, tapos na eh. Sabi ko, bakit kaya? Nako, hindi aabutan yung Royal Blood. Now, but one way or the other, kidding aside, even yung TV, even yung social media becomes a distraction to us. At malaki po ang effect po nito sa buhay po natin. Alright? Napag-usapan natin last Sunday, life's distraction leads to life's destruction. Okay? Yan po yung mga bagay na dapat po natin matutunan. Ngayon po sa taling ito, pag-aralan po natin at pag-usapan po natin yung mga kapahamakan na pwedeng kasadlakan o na maging resulta kapag ka po tayo ay distracted at inaalaw na maging distracted. Alam niyo po ba, several years back, kung di ako nagkakamali, before pandemic o pre-pandemic, ipinasa po sa Pilipinas yung tinatawag na anti-distraction law. Ito po ay ginagamit po at nakafocus po ito sa mga driver, yung mga nagmamaneho ng sasakyan. Kaya po yung pagkakataon, ang dami pong debate dito. Kasi marami gumagamit ng mga navigation app ang nakalagay sa kanila. Yung telepono nakapatong sa loob, sa ibabaw ng kanilang dashboard. Naging debate po yan. Okay? Kasi sinasabi nila, paano po kung naka-waste kami? Diba?
At pag napicturean kami sa EDSA, automatic papadala na lang kami ng ticket. Yan po, sa mga nagbabantay ng balita, naging batas po iyan. Bakit po? Kasi ang dami po na napahamak dahil po nakahawak ng telepono, nagmamaneho. Marami po nakuna ng picture sa EDSA o sa highway na tumatawag sa telepono at may hawak ng telepono at nagmamaneho. At ang dami din pong naaksidente dahil po diyan. Kaya po tama po yun eh. Distractions in life leads to life's destruction, pagkasira ng buhay. Ang dami pong nawalan ng kamay, ang dami nawalan ng paa, ang dami hindi na nakapagtrabaho dahil nabangga, dahil habang nagmamaneho ay distracted. And buti na lamang po, ang gobyerno po natin ay gumawa ng batas na anti-distraction law. But the truth of the matter, bago po gawin ng Pilipinas yung anti-distraction law, itinuro na po ng Panginoon sa banal na kasulatan yung anti-distraction. Bakit po? Dahil po kahit wala pa pong sasakyan na digasolina nung panahon niya, marami pong mga tao, marami pong mga mananampalataya noong time na ito na distracted din po. Lalo tigit po ngayon. Sobra pong daming distractions. Kaya po marami mga mananampalataya hindi makapagtuon ng focus sa pagsamba, hindi makapagtuon ng focus sa pagpapalago ng kanilang pananampalataya sa Panginoon dahil tayo mas nangingibabaw sa atin yung mga distractions in life. At ngayon pong sandaling ito, meron po tayong tatlong bagay na tatalakayin na makikita po natin. Yung tatlong dangers of distraction na aral na makikita po natin sa story po ni Mary and Martha. Una pong bagay na makikita po natin dyan ay ito. Distraction is deceptive. Okay? Distraction is deceptive. Ibig sabihin, yung distraction, nakaka-deceive. Tingnan nyo pong maigi po ito ha. In Luke chapter 10 verse 40, ang sabi po diyan, but Martha was distracted. Verbatim, no? Sinabi dito, si Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Balikan po natin yung story ni Mary and Martha. Okay? Yung story ni Mary and Martha, si Jesus Christ, together with His disciples, ang ginagawa po niya ay umiikot po siya paligid-ligid at nagsishare po ng gospel. Okay? Nagahayag po siya ng kanyang salita sa iba't ibang dako kung saan po siya naroroon. Kasama po niya mga disciple. At ang ginagawa ng Panginoon, nag-house to house po ang Panginoon. It came to a point that they came to a village where Martha and Mary was living. And I tell you, Martha, okay, was very accommodating. Okay? Technically, Martha is a hospitable woman. Ibig sabihin, mapag-asikaso, mapag-aruga, mapag-mahal. Okay? Ang tanong, masama po ba yung maging mapagmahal? Hindi. Masama po ba yung maging mapag-aruga? Masama po ba kapag may bisita po tayo ay iniistima natin at inaasikaso po natin yung ating bisita? Masama po ba yun? Hindi po. Tayo mga Pilipino, makakarelate po tayo because Filipinos are known to be one of the world's most hospitable country in the world. Okay? Napakaganda po noon na karakter. At ito po ay karakter ni Martha. Pero makikita po natin, it became a distraction to Martha. Why? Because Mary, kapatid ni Martha, nung time na ito, sabay naman nilang inistima ang Panginoon eh. Sabay nilang hinarap, sabay nilang pinapasok sa tahanan nila, sabay nilang inasikaso ang Panginoon. But there was a difference between the two. Makikita po natin, si Martha na natiling nag-aasikaso sa Panginoon. Pero si Mary, iba ang kanyang naging priority. Okay? Ano po ang naging priority ni Mary? The priority of Mary was to sit down at the feet of Jesus Christ, looking unto the author and finisher of our faith, at makinig sa bawat anumang sinasabi ng Panginoon. Ang tanong, mali po ba yung ginawa ni Mary? Katulad po ng ginawa ni Martha, hindi rin po mali. Parehong tama.
Pero merong isang mas naging kalugod-lugod sa Panginoon. Merong isang bagay na mas naging pleasing sa Panginoon. At yan ay walang iba kung hindi yung ginawa ni Mary. Alright? Tingnan po natin. Katulad po nung araw na pinag-aralan nila Sunday, it doesn't mean it's urgent, it's important. And it doesn't mean it's important, it's urgent. Ibig sabihin po nung tataga po na yon, ang sinasabi po ng Panginoon sa atin ay matuto po tayo na mag-prioritize ng mga bagay-bagay sa mundong ating ginagalawan. At dapat po na as we prioritize, dapat maintindihan po natin hindi po yung mga bagay na kailangan po lamang, kundi maintindihan natin yung mga bagay na talagang nagmamatter sa atin at pinaka-importante sa atin. Ang tawag po diyan ay setting our priorities. Okay, ayun. Tingnan po natin, Pastor, paano po naging deceptive o naging deceiving yung umpong distraction? Bakit po? Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po mali yung ginawa ni Martha. Opo. Ang problema, yung pag-aasikaso ni Martha during that time, it was not the most important thing during that time for Jesus Christ. Because the Lord Jesus Christ is not asking for food. The Lord Jesus Christ is not asking for water. The Lord Jesus Christ is not asking for her care. The Lord wants to do is for Him to talk to Mary and Martha. Last Sunday, ang pinag-usapan natin, tatlong bagay na gusto ng Panginoon na pag-focusan natin. The Lord wants us to focus on, first, ano yun? Listening to God. Second, na-focus na gusto ng Panginoon sa atin, the Lord wants us to focus in, as sabi po doon, looking to God. At pangatlo, the Lord wants us to focus on loving Him. Okay? Na sa pagkakataon pong ito, nawala po iyon kay Martha. Ang iniisip po niya, mahalaga na siya ay mag-asikaso. At kung mapapansin po natin, it is a very deceiving situation in the life of Martha. Hindi po, akala po niya, nung time na ito, ang mahalaga ay yung mag-asikaso. Ang akala niya, ang mahalaga ay ibigay sa Panginoon yung pagkain. Akala ni Martha, ang mahalaga sa Panginoon ay asikasuhin ang Panginoon. Hindi niya naintindihan at hindi niya naalala na ang gusto pala ng Panginoon sa kanya ay tumingin. Ang gusto ng Panginoon, mag-focus, makinig, tumingin sa Panginoon at ipakita sa Panginoon ang pagmamahal. Right? Yung po ang panahon dito. And tell, look at me guys. Tandaan po natin, even in the book of Genesis, okay? Ipinakita ng kaaway, ipinakita ni Satan ang kanyang tunay na identity. And the true identity of the enemy, of our enemy, is Satan or Lucifer. Okay? He revealed himself as the deceiver. Tama po ba? Because during that time, kung babalik po tayo sa Garden of Eden, tingnan niyo po kung ano ang ginamit ng Diablo para po si Eva at si Adan ay magkasala. Alam niyo po kung ano? It's deception. Sinabi niya, pag kinain mo tong prutas na ito ng pagkakaalam na mabuti at masama, ikaw ay magiging katulad nung nagbawal nito. Hindi po ba't panliling lang? Hindi po ba't pang-deceive ang tawag po doon? Kaya po sa church, sa gawain ng Panginoon, hindi po masama yung may ministry. Ini-encourage nga po natin, yung Revival Sunday natin, na patuloy tayo magpagamit sa Panginoon. Amen? Amen. Patuloy tayo mag-ministry. Wala pong masama yung pagtuturo ng mga bata. I commend our young people for teaching yung mga nasa streets. Kahapon, grabe. Napakadaming batang tinuruan ng mga young people natin. Hindi ba? Nasa gilid ng kali pero natuturo ng bata. I commend the young people. Kahapon may mga Bible study, may mga online Bible study. Sabi ko kay Cassandra, buksan mo ang camera mo. Pagbukas nila, nakita ng teacher nila, nandun ako sa likod. Ay, pastor, kayo po pala yan. Diba? Okay. Pero nakakatuwa po, bakit? Because yung mga batang, yung mga young people natin, as young as they are, natututo silang mag-Bible study, natututo silang mag-aral ng salita ng Diyos, natututo silang magpalakasan sa pananampalataya. There's nothing wrong with that. Wala pong masama po doon.
ang masama po ay kapag ka po ang Panginoon ay nagsasalita, hindi po tayo nakikinig. Ang pinakamasama po, kapag ka po ang Panginoon ay nagpakita sa atin at ang presensya ng Panginoon ay nasa sa atin, pero ayaw natin magparamdam sa Panginoon sa kabila na ang Panginoon nagpaparamdam sa atin. At lalo tigil, kung ang Panginoon ipinaparanas niya o pinapakita ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin, pero ayaw natin reciprocate yung pagmamahal ng Panginoon sa pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. Because those were three things that is important to God na dapat natin pagbigyan ng pansin. And Martha was deceived. Akala niya, mahalaga sa Panginoon. Akala ni Martha, mapapabilib niya ang Panginoon dahil binigyan niya ng pagkain. Naku, bibilib ang Panginoon sa akin ito. Diba? Akala ni Martha, pag binigyan ni Martha ng inumin ng Panginoon, inasikaso niya ang Panginoon, bibilib ang Panginoon sa kanya. Grabe, well done, thou good and faithful servant. No, because sa pagkakataong ito, at the end of verse 42, makikita natin, mas kinomend ng Panginoon o mas na-appreciate ng Panginoon yung ginawa ni Mary. Nag-alok ba ng inumin si Mary? Nag-alok ba ng pagkain si Mary? Inayos ba ni Mary yung upuan ng Panginoon? Hindi. Ang ginawa ni Mary, naupo siya sa harapan ng Panginoon, tinignan niya ang Panginoon, itinuon niya ang sarili niya sa kung ano sinasabi ng Panginoon kasi alam niya na lahat ng sasabihin ng Panginoon, ikakabuti niya. But Martha was deceived. Christians, mga kapatid ko sa IBC Manila, let us not be deceived. Kaya po, naniniwala po ako bilang pastor niyo po, isa po sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ng pagsamba sa Panginoon ay wala pong iba kundi yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Wala pong magiging gawain ng IBC Manila na wala pong paghahayag ng salita ng Diyos. Now, kung kayo po ay nasa aking pamilya, immediate family, hindi po dapat nawawala ang salita ng Diyos. At hindi po tayo dapat nagpapadeceive dun sa mga bagay-bagay na akala po natin ay urgent, na akala po natin ay importante, pero hindi po pala importante sa Panginoon. Because what is important to God is none other than Christians, His children, listening to Him, looking at to the author and finisher of our faith, and loving our Savior, Jesus Christ. Sumunod, na makikita, tatlong po ito. Medyo mabilis, ano? Parang, pastor, nagmamadali ka ba? Hindi naman po. Excited lang po ako. Sumunod po, distraction is divisive. Ang ibig sabihin po nito, distractions in life will cause division in our relationship. Bakit po? Tingnan niyo po, pansinin niyo po yung verse na mamasahin po natin. In verse 14 ng Luke chapter 10, ang sabi po diyan, Lord, this is Martha speaking. Sabi ni Martha, in-approach ni Martha ang Panginoon. Sabi niya, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me! Exclamation point. Tingnan niyo po ito. There are several questions na itatanong ko po dito eh. Sa pagkakataon pong ito, napakalakas ng loob ni Martha para i-approach ang Panginoon. You know why? Ang tingin ko, ang nagbigay ng gasolina kay Martha para i-approach ng ganito ang Panginoon is because she started to become self-centered. Pastor, bakit? Kasi nakita niya yung kanyang sitwasyon. Sandali! Ako na lang yung pagod na pagod dito ah. Ako yung nasa kusina nagluluto ah. Ako yung nasa kusina at nagpe-prepare ng pagkain ng Panginoon ah. Sandali, wala na akong katulong ah. Sandali, ako na lang yung maasikaso ah. Pasin niyo po ah. Nakita po ni Martha na siya na lang mag-isa. Kaya nga sabi niya dito eh, di ba? Lord, don't you care that my sister has left me? Did she question Mary? No! Ang question ni Martha at ang tinanong ni Martha ay ang Panginoon. Sabi niya, Lord, Master, wala po ba kayong pakialam
na yung kapatid ko na si Mary ay iniwanan ako na ako na lang mag-isang nag-aasikaso? My question here is this. Who is Martha to question the power and authority of Jesus Christ? Totoo, marami po sa ating mga Kristiyano, makaka-relate po tayo dito. Because of so many distractions in our life, because we've allowed a lot of distractions in our life, we end up asking question to the Lord. Maniwala po kayo sa hindi, naniniwala po ako, yung magtanong sa Panginoon, hindi po mali. Lord, bakit po ba nangyayari sa akin ito? Panginoon, hindi ko po maintindihan yung sinasabi nyo. Pwede po bang humingi ng pabor na pakipaliwanag po sa akin? Lord, may problema po ako. May pinagdadaanan po ako. Hindi ko po maintindihan kung bakit pinagdadaanan ko itong problema na ito. Hindi po masama yun. Because God is the God who answers questions. You know why? Because God is not the author of confusion. Anytime that we will be confused, anytime we have questions in our mind, He is ready to answer. And He is more than willing to answer. Napakabuti po nun. But what is bad is for us to question. There's a difference between asking a question and questioning. Asking a question, you ask a question because you want answers. But if you are questioning in Tagalog, kino-question. Tinatanong mo, sinusukat mo yung otoridad ng Panginoon. Sa pagkakataon ito, hindi nagtatanong si Mary. Sa pagkakataon pong ito, si Martha. Si Martha, kino-question niya ang Panginoon. Panginoon, bakit pinahihintulutan mo na si Mary na andyan sa'yo? Samantalang ako nag-aasikaso dito mag-isa. Tama ba? Nakita niyo yung distraction na nangyayari po dito? Nakita niyo yung mga bagay dito? Una, kwinestyon niya ang Panginoon. Sumunod, kung makikita dito, mapapansin po natin, sabi ito, my sister left me. Diba? Not only did Martha focus on herself, but she started complaining. Christians, sa sobra po namin natin distraction na ginagawa natin, makikita niyo sa lahat ang dami nating complaints. Even at home, mga tatay, sasabihin ng tatay o humilingin nanay ng konting pabor, sasabihin ng tatay, ako na nga nagtatrabaho, ako pa rin ba gagawa niyan? Right? May mga pagkakataon, si tatay, maglalambing kay nanay, di ba? Mami, love, diba? Patimpla naman ng kape. Maghapon na ako ng laba. Ako ba magtitimpla ng kape? Diba? Wala ka bang kamay para magtimpla ng kape? Diba? Naglalambing lang naman yung tatay. Ano nangyayari? We started to complain and to become self-centered. Why? Because we've allowed ourselves to be distracted. Sa tagpo na ito, ganun din po nangyayari kay Ganti po nangyari kay Mary and Martha Young people, akala nyo excuse kayo dito? Pansinin nyo mga young people, pag inuutusan ng magulang, eto, nakita ko po ito nung talagang panahon ng pandemya at ang lahat ng mga estudyante ay online lahat at nakatutok sa telepono. Maniwala po kayo, napakahirap utusan. Tama po ba? Pag inutusan mo, kahit tapos na yung online class, sasabihin yan, nasa klase po, online ako. Online ka, pero hindi ka nasa online class. Diba? Tapos pag inutusan mo, kung kailan uutusan mo, dun mag-CCR. Tapos mga magulang, at subukan nyo na po ba yung anak kayong ganon? Yung susubukan mo, anak, pakuha naman nung biglang naihi. Wala ako dad, nasa CR ako. Tapos, napakatagal sa CR. Huwag kang ganun. Hindi si Doy yun. Huwag mo ganun si Doy. Doy, nagbago ka na, di ba? Hindi pa.
Pagpipray na lang kita mamaya. I will lay hands on you. Okay? Ang hirap utusan, di po ba? Tapos pag tinanong mo, anak, baka pwede magtulungan si mami o si daddy. Pagod na ako mag-aaral. Saan ka napagod? Diba? Mawala ng internet, magre-reklamo. Diba? Walang internet. Sa bahay po namin, one time, nahugot ko yung saksak ng internet. Nayanig ang buong bahay. May sumisigaw, Dad! Walang internet! Ay, kamamatay niyo pag walang internet. Yung totoo, kahit internet, distraction sa buhay yan eh. Subukan nyo, patunayan ko sa inyo, na distraction sa buhay ang internet, subukan nyo hugutin yung router. I-reset nyo lang. Maniwala kayo, magwawala lahat ng tao sa bahay. Pag tinanong mo, bakit ka ba nagwawala? Ano bang importanteng ginagawa mo na ikaw ay nagwawala dyan sa sarili mo? Diba? At nagdadabog ka pa. Pag tinanong mo, yung pinapanood ko po kasing YouTube, mapuputol. Bakit? Pag hindi ba bumalik yung internet, hindi mo i-continue yan? Tama? Pero, dahil gano'n, anong nangyayari? Mali yung nagiging reaksyon natin. Katulad ni Martha. She became so distracted. She started to become self-centered. She started to complain. And she started to become annoyed. Nasubukan niyo naman magtrabaho pero ayaw niyo gawin yung trabaho. Yung visit kayo, nasubukan niyo ng gano'n? Ha? Ba't may amen? Ha? Bakit lahat ng umi-amen nasa audio? Magsiayos kayo dyan. Gusto niyo disiplinahin ko kayo. Okay? Di ba? May ginagawa kang trabaho pero ayaw mong gawin yung trabaho rin. Anong ginagawa mo? Hindi magagawa na maayos. Believe it or not. Pagka may isang bagay kang ginagawa na hindi taos sa puso mo, maniwala ka, half-hearted, hindi mo gagawin ang the best yan. Mas mabuti pang hindi mo na lang gawin yan. Ang problema dito, ganun na nangyayari kay Martha. Sabi ko nga, I tried na mag-journey. Ano kaya ang picture ni Martha during this time? Siguro si Martha during this time. Para itong yung mga nanay na ano, yung mga nanay na pagod na maghapon. Tapos pagdating ng tatay, di ba, paghubad ng medyas niya, iniwanan niya sa sala, yung kabahagi ng isang medyas niya, nasa kitchen, tapos hubad ng pantalon niya, nasa hagdanan, di ba? Yung inis na inis yung nanay, pagod na naglilinis, tapos naluluto pa siya, malamang si Martha yung nagdadabog, yung plato, yung lumalagapak-lagapak yung plato. Ha? Yung ulam na lang, mabasag yung plato. Malamang ganon si Martha. Nagre-reklamo na siguro to. Nagdadabog na. Nung bata po ako, let me just share with you. Ito, young people, kukwento ko lang ito. Okay? Pero mga young people, ito ang technique na ginawa ko na wag niyong gagawin. Nung bata po ako, tinuturuan ako ni Lola Linda na maghugas ng plato. Sabi niya, anak, maghugas ka ng plato. Ayaw na ayaw ko maghugas ng plato. Lalo tigit pag ang pagkain ay spaghetti. Alam niyo kung bakit? Ang langis. Nakakatatlong sabong ka na, hindi pa nawawala yung langis. So ang gagawin ko, ayoko, wala sa puso ko eh. Pero bilang anak, kahit wala sa puso, nagireklamo ka. Manaman, huwag na ako. Noong time na yon, kahit talagang si Lola, mas gugustuhin ko pang maglaba kaysa maghugas ng plato. So dahil ayaw ko, inutos sa akin ng magulang ko, naghuhugas ako nang wala sa puso. Ang ginagawa ko, paghugas ko, hindi ba yung faucet, nakaganon yan eh. Di ba nakaganon yan sa sink. Gagawin ko, habang hinuhugas ako, iaangat ko ng malakas. Pang! Basag yung plato. Sasabihin ng nanay ko, ano yun? Ma, sorry, nabasag yung plato. Di ba? Hugas ako ulit. Hindi ako pinapahinto eh. Baso naman. Ginanong ko ulit. Pa! Basag. Ano yan? Yung baso. Basag ma, sorry. Sabi ng nanay ko, umalis ka na dyan. Ako na. Ay ko, buti na lang. Magandang teknik. Sabi ng iba, ha, gagayahin ko yan. Buti na lang tinuro ni Pastor. Huwag yung gagawin yan. Oo. Ipapasa ko itong live stream nito doon sa mga magulang nyo para panoorin nila. At tinuturo ng pastor na huwag gagayahin yan. Masamang ugali yun. Malamang si Martha ganun dito. Nagreklamo na siya noong time na ito.
At ang masakit, sa sobrang distraction, nirereklamuhan niya Panginoon. At hindi lang basta niya nirereklamuhan ng Panginoon. Ang masakit, nung una, kwinestiyon niya ng Panginoon. Ang sabi ko kanina, the first question I asked was, who is Martha to question the authority of the Lord? Right? Tayo, ganun din po tayo eh. Sino po ba tayo para questionin ang Panginoon sa kanyang mga kalooban sa atin? Whether naiintindihan natin o hindi natin naiintindihan yung mga pinapagawa ng Panginoon sa atin, wala po tayong karapatan at wala po tayong otoridad para questionin ang Panginoon. At lalo't mas higit, wala po tayong kakayanan at kapasidad na utusan ang Panginoon. Pero pagkakap na ito, because of Martha's distractions, pansinin niyo po, ang sabi dito, tell her to help me! Exclamation point. Ibig sabihin, may emphasis. Ibig sabihin, mataas ang intonation ni Martha when Martha approached the Lord. Sabi niya, Panginoon! Sabihan mo naman si Martha, ay si Mary, natulungan ako. Christians, marami po sa atin mga pagkakataon, ganito po tayo. Sa sobrang dami natin distraction, ang nangyari sa atin, nawawala tayo sa tamang wisyo natin at kahit Panginoon inuutusan natin. Panginoon, kayo na nga bahala dito. Panginoon, ang kulit nito. Pakipalo nga to, Lord. Di ba? Inuutusan din ng Panginoon eh. Panginoon, bigyan mo nga po kami ng kakanin. Panginoon, ganito nga po. Di ba? When it comes to provision, totoo ko niniwala po ko, hindi mo na kailangan ipanalangin sa Panginoon yun eh. Because the word of the Lord is clear. Whatever things we need, the Lord provides. Diba? Sabi ng Bible eh, and all my needs will be provided by the Lord according to His riches and glory. All our needs. Tama ba? Eh, Pastor, bakit po nagkukulang ako? Basado kang nag-worry. Ang sabi ng Panginoon, the birds of the field, hindi naman nagtatrabaho, pinapakain ng Panginoon. Ikaw pa kaya may kakayanan magtrabaho? Hindi ka kaya pakainin ng Panginoon? Tama po ba? But we worry too much, just like Martha. Ano nga sa kanya, Panginoon, bigyan nyo nga po, patulungin nyo nga po sa akin to. Panginoon, napaka-annoying itong kapatid ko sa pananampalataya. Oh. Ang nangyayari sa atin, pag sobrang distracted tayo, mas madali pong magturo. Ang problema nito, ang dami mo nang nakitang problema, pero yung problema mo, hindi mo nakita. Same as Martha. Ang dami niyang nakitang problema sa kapatid niya. Sabi niya, si Martha, nakatunga nga lang sa Panginoon. Si Martha, nakatingin lang sa Panginoon. Nakikinig sa kwento ng Panginoon. Ako dito, may ginagawa. Ano nangyari? Turo siya ng turo. Nakalimutan niya, tanungin ang sarili niya kung ano naging kakulangan niya. Bakit si ginagawa ni Mary ay mas naging pleasing sa Panginoon? Distraction is divisive. Bakit po? Paano naging divisive yung pastor? Una, it becomes divisive pagdating po sa kanilang relasyon ni Mary. Bakit? The moment you start questioning your sibling dun sa mga bagay na meron siya at wala ka, nagkokos ka ng division sa relasyon nyo. Nakakita na po ba kayong magkapatid na nagkakaingitan? Diba? Nakakita na po ba kayong magkapatid na lalaki at babae? Na pag binili ng tatay yung anak na lalaki, naiinggit yung babae. At pag binili naman yung batang babae, naiinggit naman yung kapatid. Kasi nangyayari, pag nandun sila sa bahay, nag-aaway sila at nagkakaingitan. Ano po nangyayari po doon? Hindi ba nagkakaroon ng lamat sa kanilang relasyon? Division sa kanilang relationship sa mag-asawa. Just like Martha and Mary, because of the distraction, Martha allowed herself, okay? Ang nangyari sa kanya, mali yung priority niya sa buhay. Hindi gusto ng Panginoon ng time na ito na asikasuhin niya ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, kaya dumalaw ang Panginoon sa bahay nila, ay para kausapin, makipag-fellowship sa magkapatid na ito. Diba? Kahit na hindi mali yung ginagawa ni Martha, hindi po iyon ang importante during that time. Ano nangyari? Nagkakaroon ng division sa family. When we started to complain, when we started to be self-centered, relationship
will start to break. Mga mag-asawa po dito, next month season for the family na po natin. Maganda pong napag-uusapan natin yung unity at harmony sa pamilya. Marami pong mag-asawa nagkakahiwalay dahil sasabihin ng babae, mas magaling siya kay lalaki. Sasabihin ng lalaki, mas magaling siya kay babae. Anong nangyari? Nagkakaroon ng reklamuhan, nagkakaroon ng pagalingan, nagkakaroon ng pataasan ng sarili sa isa't isa. Anong nangyari? Nasisira ang relationship. Nadidivide yung relationship. Even at home, magkakapatid, nagpapataasan kayo, nagpapagalingan kayo. Anong nangyari? It causes division at home. Sinisimula niyang i-divide yung family dito eh. Ang masakit kay Martha, hindi lang relationship kay Mary ang nilalagyan niya ng lamat. Ang ginawa niya dito, questioning the Lord, questioning the authority of the Lord, at lalo tigit, pag-uutos, di ba? Commanding the Lord what to do causes division in her relationship with the Lord. Di ba? Sino po ba tayo para pangunahan ang kalooban ng Panginoon? Sabi ng Bible, His ways is different from our ways, nor our thoughts different from His thoughts. And I tell you, the ways of the Lord is perfect. The thoughts of the Lord is perfect. So saan ka pa? Doon sa pamamaraan mong imperfect at posibleng mapahama ka? O doon sa pag-iisip at plano ng Panginoon na ikabubuti mo? Doon ka na sa ikabubuti mo. Whether na iintindihan mo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita, di ba? Abide in the Lord. Lagi kang mag-abide sa Panginoon. Lagi kang mag-obey sa Panginoon. Lagi mong sundin ang Panginoon. You cannot abide if you are not listening. You cannot abide sa Panginoon if you're not focused and looking unto God. You cannot abide and you cannot obey the Lord if you do not love God. Family are destroyed because of destructions. Relationship can be broken because of destructions. Panghuli po na makikita po at pag-aaralan po natin. Ano po yung una? Destruction is deceptive. Nakakapanlin lang. Pangalawa, destruction is, ano po? Divisive. Nakakapag-split. Nakakapaghiwalay, nakakapag-alis ng unity sa tahanan. Panghuli po na pag-uusapan natin. Ito, binitawan ko na po ito last Sunday. Dito ay, destruction is destructive. Bakit po? Tinan niyo po, sabi ito sa Luke chapter 10, verse 40 to verse 41. Ang sabi po din, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset of many things. Ano po nangyayari po dito? Because of distractions, okay? Ang nangyayari po sa atin ay ito, okay? We become careless. Pagka po tayo distracted at wala sa tamang focus, at wala po sa tamang wisyo, at lalo tigit wala sa kalooban ng Panginoon, we become careless. Careless of what? Careless of our actions. Mali yung mga ginagawa. Mali yung ating mga ginagawang mga bagay-bagay. Mali yung mga nagiging decisions. Ano, di lang po nagiging careless sa actions tayo eh. Even in our reactions, we become careless sa reaction. Hindi lang po yun. We become careless with our decisions. We become careless with our priorities. Subukan nyo po. Kapag ka po may isang nagmamaneho, okay? Driving. Kaya po yung nakalagay dito na picture ko dyan eh. Driving na nagtetelepono eh. Gusto kong gamitin yung illustration na yan eh. Nagdadrive kayo. Tapos habang nagmamaneho kayo, nagtetelepono kayo. Maniwala po kayo, biglang problema yung nasa harapan nyo, okay? Hindi ka makaka-react ng ganong kabilis. Marami pong nangyayari na aksidente dahil wala sa focus sa pagdadrive, imbis na tapakan preno, natatapakan accelerator. Ano nangyayari?
we become careless of our actions. We become careless of our reaction. Bakit? Because you are not focused in driving. We become careless in our decisions. We become careless in our priorities. When you are in the road, your focus is to drive safely. Tama po ba? Ganun din po sa buhay po natin. Marami po sa ating mga mananampalataya, dahil ang dami po natin mga distraction na lagay sa buhay natin. Naandyan ang social media, naandyan ang trabaho, naandyan ang kung ano-anong bagay, naandyan ang problema sa pamilya, naandyan ang problema sa relationship, naandyan yung mga young people na nag-relation, wala pa dapat yung relationship, nag-boyfriend, nag-girlfriend na kayo. Ang daming distraction, nami-miss nyo yung mga bagay-bagay na kalooban ng Panginoon sa inyo. At ang nangyayari po sa atin, mali ang action mo. Kaya nga po ang dahil mga young people, ang aga nag-aasawa, hindi pa dapat pag-asawa, nag-aasawa na eh. Bakit? Nai-engage sa mga maling desisyon. Mali ang priority. Akala niyo po ba ganun kadali mag-asawa? Yung totoo, mga young people, listen to me carefully. Madaling maging tatay. Madaling maging nanay. Alam niyo kung ano mahirap? Magpakatatay at magpakananay. Subukan nyo na kayo ay nagtatrabaho para kayo ay mag-provide para sa pamilya nyo. Mahirap, maniwala kayo. At kung hindi kayo mature mag-handle ng relationship, believe it or not, mag-focus pa kayo ng meron sa society. Bakit? Sisirain yung pamilya nyo eh. Bakit nagkakamali ang mga desisyon ng mga young people? Dahil mali yung priorities in life. Hindi po sa mga young people to, kahit sa mga mananampalataya din, kahit sa mga professionals din, kahit sa mga mananampalataya may asawa na at mga nagtatrabaho na. Ganun din po. Pagka wala po tayo sa tamang focus ng buhay po natin, believe it or not, ang mangyayari po sa atin, mali action natin. Mali ang reaction sa situation. Kaya po ang dami na nagiging maling decision eh. Hindi tama ang pag-iisip. Bakit? Kasi yung pag-iisip natin supposed to be para tumama lahat ng ating gagawin sa napaka-busy mundong ginagalawa natin, ang pag-iisip po natin ay dapat naka-align sa Panginoon. The problem, because of distractions of this world, of this busy world we are living in, ang nangyayari po sa atin, nami-misalign po yung focus natin sa Panginoon. Kaya po maraming pagkakataon, the Lord wants to talk to us, the Lord wants to speak to us, but we don't care na nagsasalita ang Panginoon. Marami po sa atin, pakinggan din niya maigi, mas marami pang mga tao na mas interested manood ng mga content sa YouTube, sa internet, sa Netflix at kung ano-ano man, kaysa makinig sa preaching ng Panginoon. Tama po ba ako? Tingnan nyo ang demographs ng Netflix, tingnan nyo ang demographs ng YouTube, tingnan nyo ang demographs ng mga social media account. Mula young people hanggang adult, makikita mo, bata pa, hanggang matanda at may edad na at may tungkod na, hirap na, nakababad pa, nagbe-binge watch. Iba sa atin, baka ganito tayo eh. Pag meron kayong mga telenovela na gusto nyo, yung magagandang mga Korean novela, di ba? Ano yung mga paborito nyo yung telenovela ngayon na, no? Korean? Di ba? Yung mga tipong nakita nyo sa Netflix, 8 episodes lang. Nako! Isang oras isa. Manito, isang Sabado lang to. Di ba? Pagmulat ng mata mo, alas 6, nakatuto ka na, oh. Di ba? Kaya pag-attend mo ng church, yung mata mo may nakalagay, eh. Netflix. Di ba? Ang masakit to, hindi pa yun, ha? Naka-Netflix ka na, nakabukas pa yung telepono mo, yung kabilang mata mo, Netflix, kabila, YouTube. Hindi ko alam kung paano yung nagagawa yun eh. Di ba? Sinubukan ko yun. Sumakit ang ulo ko. Pero nagbe-binge watch tayo. Subukan nyo. Sabihin ko sa inyo, yung message series po natin last month, apat lang po yun o lima lang po yun. Paki-binge watch nga po sa YouTube. Maniwala po kayo. Hindi kayo tatagal ng 15 minutes. Pagdating sa pakikinig sa salita ng Diyos, may problema tayo. Pagdating sa ino-offer ng mundong ito, napakadami nating gusto. Pagdating sa ino-offer ng mundo, nakakapag-spare ka ng time. Pero pagdating sa pag-uusap ng Panginoon, ayaw mo ng oras. Same with Mary and Martha. She was so distracted of all the preparations na hindi naman pinapagawa ng Panginoon. But Mary understood what matters the most. At alam mo kung ano yun?
yung makinig siya sa bawat himaymay ng salita na sasambitin ng Panginoon. Bakit? Alam niya na mahal siya ng Panginoon. Alam niya, walang sasabihin ang Panginoon na ikasasama niya. At lahat ng sasabihin ng Panginoon, ayaw niyang mamiss kasi lahat ng mga bagay niyon para sa ikabubuti niya. Meron po ba kayo nakita ng mga preaching ng salita ng Diyos na para po sa ikasasama natin? Wala po. Lahat po na sinabi ng Panginoon, from warnings to blessing and how to be blessed by the Lord, para po lahat sa ikabubuti natin. Pero kahit na lahat ng mga sinasabi ng Panginoon sa ikabubuti natin, anong ginagawa ng maraming mananampalataya? We are still allowing ourselves to be distracted and not allowing ourselves to listen to the most valuable words of the Lord that would ever be delivered sa buhay po natin. Ang nangyayari po sa atin, destruction will lead to life's destruction. Mali ang action mo, mali ang reaction mo, mali ang decision mo, mali ang priorities mo, mapapahama ka. Wala akong nakita sa kalye na na-distract, nagtetelepono, may ginagawa habang siya ay nagmamaneho, nanong aksidente, di ba? Buong-buo pa rin pagkatao niya. Pastor, hindi naman po naputulan ng kamay, hindi naman po nabalian ng braso, hindi naman po nabalian ng binte. Oo, pero pagdating sa isipan niya, psychologically, apektado yan. Subukan niyo mabangga kayo head-on collision. Kahit na okay ka, paniwala ka, matotroma ka. Tama mo ba? Masanggi ka nga lang, matotroma ka eh. Ganun din po eh. Christians, a lot of Christians, meron po tayong nagsisimula ng distraction sa buhay natin because we are distracted in life. Tingnan niyo po yung result dito, yung danger nito. Ang sabi po dito, sabi ng Panginoon sa kanya, after utusan ng Panginoon, after utusan ni Martha si Mary, Lord, ask her to help me. One of the greatest rebuke in the scripture was this. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Martha, the Lord answered, you are worried. You are upset of many things. Yun po pala, no? Kaya po pala tayo worried. Kaya po pala tayo upset, mainitin ang ulo, because we are distracted. Have you ever found yourself worried of so many things? Have you ever found yourself upset of so many things? Yung kahit na maliit na bagay, naiinis ka. As your pastor, I've seen myself a lot of times stand on. I've seen myself worried so much. I've seen myself and even my children affected of me being upset. Kasabi naman ako, Dad, di mo naman kailangan sumigaw. Oo nga, no? Evaluating myself, magbabacktrack ako ng mga ilang oras o mga ilang araw bago yung event ay makikita ko, ang dami ko palang distraction sa buhay, kaya pala ganito ko eh. Kaya palang init ng ulo ko ngayon eh. Diba? Kulang ka sa tulog, kulang ka sa kain. Di ba? Pagka kulang ka sa tulog, kulang ka sa kain, mainit ulo mo. Pagpagod ka, mainit ang ulo mo. Di ba? Kahit yung mga bata, subukan niyo po yan. Nakatutok sa TV. Di ba? Tapos istorbohin mo. Kunyari, nanonood sila ng pinakapaborito nilang cartoons, Peppa Pig. Hindi ko maintindihan ba't maganda yung Peppa Pig. Di ba? Hiling na hiling yung Peppa Pig, kasi ilipat mo, bigla. Magagalit yan. Mga magulang, mahahampas pa kayo ng mga anak nyo. Diba? Subukan nyo si Doy. Nung time si Doy ay pahilig niya yung Thomas and his friends. Alam niyo yung Thomas and his friends? Yung train. Naalala ko yan. Nandito yung lolo niya eh. Nasa kwarto sila ng lolo niya. Nandito sa pagitan ng binti ng lolo niya habang uuwi-uwi siya. Nanonood siya nung Thomas and his friends. Subukan mong istorbohin yan. Magagalit yan. Dati nakatira pa kami. Paglabas ng pintuan, mataas sa hagdan. Gagawin yan. Ayaw niya maistorbo, lalabas siya ng pinto, ubus na yung dede niya, sisigaw yan sa taas, Dede! Papato niya yung bote. Mula sa hagdan, yung hagdan siguro, mula dito hanggang doon sa baba niyan. Kaya yung mga bote ni Doy dati, basag lahat eh. Gusto kong gawin, bato sa kanya yung dede, yung may laman, pabalik, oh ito na dede mo. Bounce away! Incoming! Diba? Ayaw ma-distract eh. Ganon din po tayo eh. We become so upset. We become so worried. Bakit? Because we allowed ourselves to be distracted so much. Diba? Tingnan po natin dito.
ito po yung mga bagay na ni-realize po ni Mary. Sabi po dito, three things na na-realize ni Mary na dapat po maintindihan natin. And I will end with this. When God speaks, we listen. When God shows up, you look unto Him. When God shows His love and concern for us, let us love Him back. Bakit po? Maniwala po kayo sa hindi. It is our right and it is our free will to do whatever things we want to do. But as children of God, maniwala po kayo sa hindi, the Lord has His own way in allowing you to regain your focus on Him. Have you ever experienced na may mga araw sa buhay nyo, you are so uneasy? Yung sobrang uneasy mo, nakakaramdam ka na ng depression, nakakaramdam ka ng anxiety, tapos dahil may anxiety attack ka, sobrang upset ka, ang daming mong worries na pinagdadaanan, lahat ng hawakan mo, nato-trouble. Yung bang pag may ginawa ka, sabit, anong nangyayari sa'yo, nagiging careless ka, nagiging clumsy ka. Na-experience na po ba yun? Yung parang ang dating nyo ay, parang wala na akong ginawang tama. Pero alam mo, deep inside, kaya nagkakaganon, kasi mali yung focus mo. Mali yung priorities mo in life. You are focusing on wrong things. At ang masakit, yung bagay na bumubulong sa'yo, at yan ay walang iba kundi ang Panginoon, ini-ignore mo. You've ignored the Lord so much that the Lord wants to spend His time to you and talking to you. The Lord wants to speak to you. Anak, I want to talk to you. Anak, ang tagal na natin hindi nagkukwentuhan ah. Anak, ang tagal natin hindi nag-uusap. Let me ask you, when was the last time you sincerely pray to the Lord? Pray, when I say pray, you communicate ah. Kasi marami ba sa atin, when we pray, para po tayong Shopee, yung gusto mo nang i-install, kasi yung madaling araw, may sumisigaw ng, Shop, dinner! Diba? Naiirita na ako, gusto ko nang i-uninstall yung Shopee eh. Diba? Yung gusto kang kausapin ng Panginoon, anak, when was the last time you talked to the Lord and pray? When was the last time na ikaw binuksan mo yung Bible mo at nag-devotion ka at inalaw mo ang Panginoon mangusap sa'yo? When was the last time? Pastor, busy po ako eh. May trabaho po ako eh. Pastor, busy po ako. Marami po akong assignment sa school eh. Pastor, busy po ako kasi ano po ganito eh. Yung totoo, maraming dahilan. Sabi nga ng mga matatanda, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pero maniwala kayo sa hindi, the Lord has His own way of allowing you to regain your focus on Him. Let me end that message of the Lord ngayong umagang ito, sharing my own personal testimony. And please allow me to do this. The very main reason why nagawa po itong message series na distraction dito, it is because of my own personal experience. To all of our members, you know that your pastor is working. At alam niyo ang pastor niyo nagtatrabaho ng madaling araw. Tama? Alam niyo naman yun, di ba ba? At salamat sa prayer niyo. Hindi yun yun, nagtatrabaho madaling araw. Hindi naman masyado nagkakasakit. Itong past months, ang dami ko pong pinagkakaabalahan. Sobra. Sobrang daming deadline sa office, sobrang daming trabaho, ang daming gagawin. To the point, now when it comes, I'll be honest with you. To the point, yan na yung last na message series natin,
hirap na hirap akong pag-aralan yun kasi I know deep inside myself, I am out of focus. I know deep inside the Lord wants to talk to me. Anak, stop! But your pastor was so hard-headed. Hindi, busy ako eh. Bakit? Eh kasi itong trabaho to, ito yung pinakamalaking nagbibigay ng ambag ng finances sa pamilya namin. I'm focused on this. Mali po ba yun? Tama naman yun. Na magtrabaho ka at bilang mananampalataya, gawin mo yung the best mo sa trabaho mo. Tama yun. But what's wrong? I became Martha. I missed the most important thing. And that is God's wants to talk to me and I don't want to talk to Him. God is showing up. Anak, ito yung mga gusto kong gawin sa iyo. Ito yung mga gusto kong gawin para sa church. Ito yung gusto kong plano ko para sa pamilya mo. I'm focused so many things. Lord, kailangan ko mag-ipon. Mag-i-enroll yung mga bata. Lord, kailangan ko mag-ipon. Nagpipray kami ng bagong sakyan. Ang dami kong pinagkakaabalahan eh. Mali po ba yun? Hindi naman po mali yun eh. But what makes it wrong is that the Lord wants to talk to me and I don't want to talk to the Lord. I thought like I can do it by myself. As your pastor, I realize I'm wrong. And the Lord has His own way and allowing me to regain my focus on Him. Alam niyo paano niya ginawa yun? Simple lang. Out of the blue, 2 weeks ago, I received an email doon sa boss ko sa isang yung sa company pagkatabong ko ng madaling araw. Sabi niya, we are terminating your service because of ganito, so and so. Napaka-atras ako sa pinaupuan ko eh. Then I started worrying. Paano yung ganito? Paano yung pinipipray namin na ganito? Paano yung pambayad sa tuition fee? Paano yung regular na pambayad sa ganito? Paano yung pambayad sa ganito? Ang daming worries eh. To the point, I literally became Martha. To the point, the following day, ask Ate Joyce, hindi nila ako makausap ng matino. To the point na kahit yung mga anak ko, they realize I am so upset because of the situation. Lord, mali eh. Until the Lord reminded me, sabi ng final, anak, I want to talk to you. So sabi ko, Lord, sige po. Ginawa ko, lahat ng window ko na nasa computer, minimize ko lahat. Nagbukas ako ng Google, nag-open ako ng app, Bible. Binuksan ko, Lord, I know you want to talk to me. Please talk to me. I pray. Sorry po, Panginoon. You're trying to speak up and I don't want to talk to you. Sorry po. Because you've showed up and I don't want to show myself to you. I know, Lord God, you will be saying something because you care for me so much, but I don't even want to care for it. And then the Lord allowed me to read Luke chapter 10, verse 38 to 42. And then it ended me up praying and crying. Lord, sorry po. Sometimes, kakailanganin pa ba natin tanggalin ng Panginoon yung pinagkakaabalahan natin kahit blessing sa iyan? Kasi ini-ignore mo lang ang Panginoon. Sana po hindi. Then the Lord talk to me. Anak, ito ang gusto kong gawin. Anak, ito ang gusto kong gawin. Anak, ito ang gusto kong gawin. Wow! Maniwala po kayo sa hindi. Hindi pa po tapos yung message series na ito na i-preach ko dito. Pero patapos na po ako sa message series sa table ko. Ay ko, grabe. Ito yung danger. Ito pala ang dapat ng paano i-deal yung distractions in life. Christians, my fellow brothers and sisters in Christ, sana po maging example sa inyo yung pastor nyo. Hindi po ako perfectong pastor. Kahit ako po nadidistract din. Huwag na po sana mangyari sa inyo na tanggalin pa ng Panginoon yung mga dapat niyang tanggalin sa inyo kasi gusto mangusap ng Panginoon sa iyo. Ayaw mo siya kausapin. You know what? After that, I go, Lord, I'm surrendering all my fears. I'm surrendering all my worries sa iyo. I'm surrendering yung pagiging upset ko sa iyo. Sabi ko kay Ate Joyce, Love,
pray na lang natin to. Pray na lang natin. Until last day. Kaya to, last week, not last week na. Until last week. Out of the blue. Right after I allowed myself na mag-engage sa Panginoon, the Lord revealed this plan to me. Anak, ayaw na kita dyan. Kasi may gusto kong paglagyan ka. Talaga pa, so ilalagay ka na ng Panginoon sa pag-alagay niya? Oo. Hindi ko pa sigurado. But I'm willing to obey and I'm willing to obey. Suddenly, I receive an email. Sabi sa email, are you free for an interview? Sabi ko, of course! Tatanggi ka pa ba? Diba? Tapos, pag-interview po sa akin, sige po, can you fill up the assessment? Okay, mag-exam ka. Developer po ako, so ibig sabihin coding. Sa mga programmer dito, alam nyo kung gano'ng kahirap programming. Binigyan po ako ng 45 minutes. 30 items each. Tatlong section. Time limit, may coding. Nangamote po ako eh. Sabi ko. Pambira. Sabi ko, hindi na ako mag-i-expect ng final interview. Bakit? Alam ko, kamote yung mga sagot ko eh. Nawindang talaga ako eh. Then, the other day, I received an email. I would like to thank you because you passed the assessment. You are now scheduled for a final interview. We hope and pray. Ay, sabi na, we hope that you would be accepted and be part of the company. Good luck. Sana swertehin. Sabi na, good luck. Kaya sabi ko, Panginoon, ano po ba to? Is this another distraction? O kaya mo ako inalaw na tanggalin doon kasi may bago kang paglalagyan sa akin? Pakipag-pray nga po yun. Di pa ako tapos doon eh. Bakit po? Alam niyo bakit? When the Lord removes yung distraction and you allow to focus on Him, lahat ng worries mo papalitan ng Panginoon. Tatapawiin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? The offer of the company, if and only if I would be accepted. Hindi ganun kataasan ng sweldo. Eh, pasto, bakit blessing? Eh, trabaho pa din. Every work is a blessing. Sabi doon, hindi yon. Ang sabi doon, mayroong HMO. Ang tagal ko ng pinag-pray na magkaroon ako uli ng HMO. Kasama ang HMO. Tapos nagtanong yung HR, ilan po ang anak nyo? How many children do you have? Sabi ka, I do have two. Ay ko, one male and one female. Isa senior high, isa grade 7. Okay po. If and only if matatanggap po kayo, sagot po ng company yung pag-aaral ng anak nyo. Sabi ko, Lord, blessing to ah. Pastor, tanggap ka na. Hindi pa po. Pero naniniwala po ko, ang laki po encouragement nun. It's a proof that the Lord is not a sleeping God. Jacob, i-review kita. Gusto mo na HMO? Pagbigyan kita ng trabaho mamaya. Okay. Di ba? Ang atin lang po, sa akin lang po dito, kaya ko sinare po iyon. Mga kapatid, baka po iba sa atin, trabaho ang distraction sa atin. Huwag mo nang intayin na tanggalin ng Panginoon yung trabaho mo para bumalik ka sa Panginoon. Mga anak, mga young people, look at me. I know you want to have a bright future, you want to focus on your study. I agree with that. But don't allow your studies para makahadlang sa pamungusap ng Panginoon sa iyo. Mga kapwa ko mananampalataya, don't allow your family na makapag-alis sa pangungusap ng Panginoon sa iyo. Don't allow problems na maging distraction sa iyo because the Lord wants you to listen, the Lord wants you to look at God, and the Lord wants you to keep on loving Him. Bakit? The Lord wants to talk to you. The Lord is looking at you because He cares for you so much. And the Lord loves us so much. Diba? Ang Panginoon natin, parang magulang. He
He is hungry for our communication. Totoo? Hindi mo kausapin ng Panginoon, hindi niya kabalan. Maniwala po kay Cheke. Kausapin mo, hindi mo kausapin ng Panginoon, hindi niya kabalan. Magpuri ka sa Panginoon, hindi ka magpuri sa Panginoon, hindi niya kabalan. He will even ask the stone to cry out and worship Him. Hindi niya kabalan yon. Pero alam niyo kung sino may kabalan? Tayo. Pag namis mo kung anong sinasabi ng Panginoon, mamimiss mo yung kalooban niya. Pag namis mo yung pag-ibig ng Panginoon, naku po, mas mabuti pang namatay ka na lang. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon, punong-puno ng biyaya. Ang pag-ibig ng Panginoon, punong-puno ng pagpapala. Dahil ang Panginoon, kapag ka nagpala, nag-uumapaw. Mga kapatid, life's destruction will lead to our life's destruction. Don't allow yourself to be destroyed because of destruction. Listen to God, look unto God, and focus on loving God. Kumayo po tayo lahat, malayo po tayo. Pag namin dakilang Diyos, maraming salamat po sa malayang pangungusap mo at kilos mo, Panginoon. Lord, we pray na anumang po, Panginoon, ang destruction meron kami sa aming puso at isipan, ay maisang tabi po namin ito at maibalik po namin yung focus namin sa pakikinig, pagtuon ng aming paningin sa iyo at mga kalooban mo sa amin. At lalo tingin, manatili kami, Panginoon, tapat na nagmamahal at umiibig sa iyo, dakilang Diyos. Muli, salamat sa napakabiyaya at sa napakayaman na salita mo, Panginoon, na aming napakinggan at aming natutunan. Muli, ibinabalik namin sa lahat ng papuot pa salamat sa Parasus. Amen. At